What's up mga boss? Ako si Encho at ito ang Auto Moto Vlog. Mga boss, sumabot na ng 500 km yung tinakbo nung flex ko. Ito pa lang yung first change oil niya, yung 500 km. Actually, 4 months na to eh. Kaso kasi nung binili ko to, matagal lumabas yung ORCR kaya halos ngayon ko pa lang siya nagamit. So ngayon pa lang tayo magpa first change oil mga boss. Warm up muna tayo mga boss. 3 to 5 minutes na warm up lang, okay na yun. Tapos pakita ko sa inyo yung mga kailangan natin gamitin na tools. Size 17 na open or close wrench, or mas maganda ratchet para mas madaling buksan. Tapos yung langis na gagamitin natin. Motol yung ginamit ko mga boss. Sa pag-open, luwagan nyo muna tong drain plug nya sa ilalim. Tapos pagka medyo maluwag na, pwede mo nang pihitin ang pakamay yan. Tapos itapat nyo na yung paglalagyan ng used oil nya. Dahan-dahan lang ang pihit mga boss para pagka bumukas hindi sa kakalat yung langis. Tapos marami nagtatanong sa mga group kung ano raw ba yung langis na prefer para kay Rosiflex 125. Ito, papakita ko sa inyo kung ano yung nasa manual. Yan, sa manual ang nakalagay eh, Shell 10W40 na langis yung nare-require niya sa manual. 850 ml din. Pero ako ang ginamit ko Motul na 800 ml lang. Okay lang naman yun. Huwag lang kulang na kulang. Yung 600 ganyan. O kaya huwag ka din sa sobra. Huwag kang gagamit ng 1 liter kasi masyado naman lunod yung loob ng engine mo nun. Hindi ako mapapansin nyo. No? Medyo maitim na yung langis na stock ni Rosiflex. Knowing na 500 km pa lang yung tinakbo niyan. Pero maitim na siya kaagad. Kaya tama lang na kapag nag 500 mag-change oil na kayo kaagad. Yan nyo lang tumulo yung langis dyan hanggang sa wala nang laman yung engine niya. Tabi nyo na maayos yung drain plug sa malinis na lugar. Tapos i-open nyo na rin tong dipstick niya. Dyan din tayo magsasali ng langis mamaya mga boss. Yan, itabi nyo din sa maayos na lugar yan para hindi madumihan. Yan. Itim oh. Diba? Ang itim nung langis na galing sa kanya. Konti na lang yung laman niya. So, pwede na natin yan ibalik yung drain plug. Linisin lang natin muna mabuti yung paglalagyan natin ng tornilyo. Punasan natin. Linisin natin itong drain plug bago natin ibalik para walang dumi. Napapasok sa loob ng engine natin. Punasan natin yung tumutulo para malinis. Tapos sa pagbabalik, huwag nyong masyadong hihigpitan. Saktong higpit lang na alam natin na hindi matatanggal. Huwag nyo rin kakalimutan yung washer ng drain plug ha. Baka kasi mawala. Baka lumuwag yung drain plug, malaglag, maubos yung langis nyo. Pitan lang natin ang ratchet to. Saktong higpit lang mga boss ha. Saktong mahihigpitan nyo lang na mahigpit yung ilalim. Yung hindi naman sobrang higpit na mahihirapan ka magtanggal sa susunod. Yan, ganyan lang. Pagkahigpit, linisin nyo ulit yung ilalim. Tapos lalagyan na natin itong langis. Sa paglalagay ng langis mga boss, gamit kayo ng funnel na ganyan. Mas safe kasi ako, ginagamit ko rin to sa kotse. Kasi ito may panala siya sa mismong funnel niya o dun sa imbudo. Sa gitna may panala siya. So kung may malaglag man na foreign debris, hindi papasok sa loob ng engine. Yan, ubusin natin tong 800 ml. Since 850 yung requirements, so
pwede natin i-boost lahat tong 800ml na to ni Motul. Yan, buhos natin lahat. Nasilipin nyo yung loob mga boss. Meron tong parang screen. So kahit may malaglag dyan, hindi didiretso sa loob ng engine nyo. Kasi pag imbudo na ano, diretso yun, di ba? Yung mga funnel na ginagamit. Ayan o, meron siyang panala. Ito rin ginagamit ko sa kotse eh. Pagka nag-change oil ako ng kotse, ito ginagamit ko. Yan. Taktak lang natin para hindi sayang yung langis. Mahalan langis. Yan. Tapos yung dipstick, ibabalik natin. Linisin lang din natin muna. Ito. Punasan muna natin bago natin ibalik yung dipstick. Sa pagbabalik, hand tight lang din, huwag sobrang higpit. Gamit din kayo ng ano, yung pliers, lagyan niyo nang basahan o ano diyan sa pang twist niya para hindi magasgas. Tapos sipaan muna natin ng 3 beses na naka-off para lang mag-circulate yung langis. Then start natin. Siyan ko lang. Tapos start natin siya ng kick muna. Hindi muna natin siya i-electric. Yun. Mas tahimik siya, napansin ko nung motol yung gamit ko kumpara dun sa stock ni Rosy na langis. Mas tahimik yung tunog niya ngayon. Reset na natin yung trip. 0-0 na natin. Tatanggalin ko lang sa auto, lagay natin sa strip, tapos reset ko 0-0. Yun. Yan ang susunod na change oil natin, yan every 1000 km. Sana nakatulong sa inyo mga boss. Ingat lagi sa daan, ingat lagi sa biyahe.